Hi class, good afternoon. Can you hear me? Good evening. Yes, po, sir. Yes, po, sir. All right, all right. Thank you for joining this class discussion. So, let me share my screen para po mapag-usapan natin accounting for property, plant, and equipment. So, let me share my screen so you can see. Okay. A window. All right, for a moment, please. Okay, yeah. Okay, so please let me know if you can see my screen now. Ayan po. All right, okay. So, last time na pag-aralan na natin yung inventory. So, before inventory, napag-aralan na rin natin yung financial instruments saka mga current liabilities. And then we also discussed inventory comprehensively sa inventory. And now we will discuss about IAS 16 or PAS 16, accounting for property, plant, and equipment. So, without knowing the definition of property, plant, and equipment under IAS 16, sa tingin nyo, personally, ano kaya yung property, plant, and equipment on your own opinion? Ano po kaya yung ibig sabihin nun? Do you have any idea what is property, plant, and equipment? So, do you have any idea, class? I'm so sorry. Kapital na po. Yung PPE po para sa akin, as asset po na magagamit natin for one more period po. So, it is an asset na pwede natin gamitin for more than one period. So, that is correct. Kaya siya, naka-classify as a non-current asset. So, yung mga PPE, also known as property, plant, and equipment, ito yung mga gamit na normally natin nakikita sa opisina, sa isang business establishment, kung saan they last for more than 1 year. So, doon na lang tayo kay RTU. Tingnan natin si RTU. Pag pumupunta tayo sa school, ano-ano kaya yung mga nakikita natin doon na considered as property, plant, and equipment ni RTU? Ano-ano kaya yun? Mga nakikita nyo doon, class? Equipment po, such as computers po. Equipment. So, equipment like, sabihin natin, yung blackboard, chairs, equipment, it's not an equipment pala. Sorry, so yung ano yung mga equipment na nakikita natin doon? So, like, sa IT, di ba? Sa engineering building, they do have their equipment. Ano pa kaya? Office furnitures, doon sa faculty room, di ba? Sa faculty room, makikita natin yung lamesa ng mga faculty, upuan. Sa classroom, ano pa yung nakikita natin? Blackboard or whiteboard. So, these are property, plant, and equipment. Ano pa kayo mga nakikita natin doon? Service vehicle ng mga RTU employees saka RTU athletes. So, classified yan as property, plant, and equipment ni RTU. Meron pa po ba tayo nakikita? Buildings. So, yung mga buildings na nandoon sa loob ng RTU premises, these are considered as property, plant, and equipment. Unless nirerentahan siya ni RTU. Eh kaso, si RTU ang may-ari ng mga building. So, ang reporting nun sa balance sheet or sa statement of financial position ni RTU, property, plant, and equipment. So, what is a property, plant, and equipment? Dun sa definition ng conceptual framework. So, sa conceptual framework, property, plant, and equipment, it is an asset. So, particularly, a non-current asset.
So bakit siya non-current asset? Kasi katulad ng sinabi kanina, it lasts for more than 1 year. So the entity uses it for more than 1 year. So sa tingin nyo, yung building, will it last for more than 1 year? Yes po. Yes po. Yes, di ba? So it lasts for more than 1 year yung building. Kasi yung building doon sa RTU, balik tayo kay RTU, hindi pa tayo pinapanganak noon, may building na doon. Diba? So mga bata pa yung mga professors natin noon, may building na doon. So as time goes by, improve lang ng improve ng building si RTU. Check ng check kung meron pa bang sound value or maganda pa ba yung structure ng building. Kung hindi na, kailangan i-retrofit. So yung mga building na yon matagal na. So it lasts for more than 1 year. So yung mga examples ng PPE natin na nakikita natin sa balance sheet, ano yung mga normal na nakikita natin? Land, building, machinery and equipment, office furniture and fixture, office equipment. So pag sinabing land, ito yung kalupaan, di ba? Pag meron kang lupa, meron kang titulo ng lupa, then you have to record it as land. Is land depreciable? Depreciable bang land? No po. No po. Hindi siya depreciable. Bakit siya hindi depreciable? Kasi yung land, habang tumatagal, nag-appreciate siya ng value. Nakukuha po ba? Bakit nag-appreciate yung value ng land? Kasi sooner or later, yung mga land, yung mga lots na yan, magiging scarce yan in the future dahil dumadami yung mga tao. So syempre, dahil dumadami yung mga tao, nag-i-increase yung demand for lots and land. So paunti ng paunti yung mga available na pwedeng i-occupy na lupa. So syempre, yung mga natitirang lupa, magtataas ng value yan. Kaya ganun, nag-appreciate yung land. Hindi sila nagde-depreciate. But is there an instance na pwedeng bumaba yung halaga ng lupa? Pwede bang bumaba yung halaga ng lupa? Pwede po. Pwede. So ano yung mga example kung paano bababa yung halaga ng lupa? Kapag po mga nasa hindi magandang location tulad po kapag nasa mabahain, ganun po. That's correct. So kapag bahain yung lugar, syempre, kahit gaano pa kalaki or kaganda yung itatayo mo diyang bahay, kung bahain yan, papasukin kayo ng baha, di ba? So kung kayo yung developer, magde-develop ng mga bahay doon, halimbawa sabihin natin, kayo si anak kayo ni Manny Villar. So syempre si Senator Manny Villar, former Senator Manny Villar, siya na yung pinakamayaman ngayon sa bansang Pilipinas. So, kung kayo yung anak, kayo yung tagapagmana nung kanyang developer company. So, syempre, in the future, magtatayo kayo ng ano? Magde-develop kayo ng mga lupa, magtatayo kayo ng mga kabahayan. Kapag nagtayo kayo ng kabahayan sa lugar na bahain, kahit gaano pa kaganda yung itayo yung bahay doon, hindi yan bibilhin ng mga tao. Kasi sasabihin nila, ay bahain dyan, aanhin namin yung bahay na maganda kung papasukin din naman ng baha. So, mas marami pa kaming expenses. Mga nganib pa yung buhay namin. Kasi, gagastos na kami. Kada baha, papasok, madudumihan, maglilinis, magpipintura ulit. And then, kapag tumaas yung baha, paano kung maabot na kami sa loob ng bahay, hindi kami makalabas. So, walang bibili niyan. So, bababa yung halaga ng mga presyo sa lugar na yun. Ano pa yung mga other examples kung pwedeng bumaba yung halaga ng lupa? Kapag nagkaroon ng sinkhole, di ba? So yung mga sinkhole na yan, normally nangyayari yan kapag merong mga limestone sa ilalim ng lupa. So yung limestone na yun, di ba? Yun yung mga nakikita nating mga nagfo-form sa cave. So over time,
natutunaw yon, nadidissolve yon kasama ng tubig. So nagkakaroon ng stalactites saka stalagmites. So syempre kung sa ilalim ng lupa, doon ka sa taas, doon nakatayo yung bahay nyo, habang tumatagal, malulusaw, masisira yung ibabaw na lupa. So lulubog yon, magkakaroon ng sinkhole sa itaas. So syempre kapag nagkaroon ng sinkhole, hindi na safe yung lugar para pagtayuan ng mga bahay. So bababa din yung value ng lupa. So theoretically, land does not depreciate, it always appreciate. Pero syempre, sa tunay na buhay, there are certain cases kung saan yung lupa bumababa yung value niya. Building. Building ba? Depreciable ba siya? Nagde-depreciate po ba siya? Yes po. Yes, nagde-depreciate siya. So, nagagamit natin siya for more than 1 year, kaya yung classification dyan, property, plant, and equipment. Machinery and equipment, nagagamit po ba yan more than 1 year? Yes. Yes po. Yes, nagagamit natin yan, di ba? So, normally yung machinery and equipment, nakikita natin yan sa mga factory plants, di ba? Sa mga manufacturing companies. Other companies that uses machineries and other equipment like delivery companies, they use delivery equipments, delivery trucks, and other machineries, diba? Construction companies, they use construction machineries and then construction equipment. So they can use it for more than 1 year. Pero nagde-depreciate po ba yung machinery and equipment? Yes po. Yes, nagde-depreciate siya. Office and office furniture and fixture. Ito, classification din dito is property, plant, and equipment because it lasts for more than 1 year. Diba? So, ito, nagde-depreciate din. Office equipment, property, plant, and equipment din yung classification dyan. It also depreciates. Meron din tayong tinatawag na vehicle assets. Ito yung mga sasakyan na ginagamit sa isang business entity or isang company. So, syempre, similar siya sa mga delivery trucks, pero syempre, yung mga vehicle assets na to, ito yung mga pakotse, mga kotse, service vehicles na ginagamit ng mga employees. So, provided yan ng company. So, lalo na ngayong pandemic, di ba? Lalo na ngayong pandemic, mahirap mag-travel ng ikaw lang. So baka ma-expose ka sa virus. Now, syempre yung ibang companies, they provide free service. So, free shuttle service sa mga employees. So syempre yung shuttle service na yon, kapag ang may-ari nung service vehicle ay yung company, they have to record it as a vehicle asset. Nakukuha po ba? So, yung vehicle asset na yun, that's under property, plant, and equipment. Nagigets po ba, class? Yes po. Yes po. Alright. So, we also have plant assets. Ano naman yung plant assets? Do you have any idea what's plant assets? So from the word plant, ano kaya ibig sabihin ng plant? From the word plant, class, what do you mean by plant? Doon sa term na plant assets. Ano po yun, class? Any equipment mo na nasa plant that involves in the production of a certain good. So that's correct. Ito yung mga assets na nasa loob ng isang planta, di ba? So meron tayo dito sa Pilipinas, ano kaya yung mga planta na nakikita natin? Planta ng Coke, 'di ba? Manufacturing plant ng Coke. Syempre ano ba yung makikita natin sa loob ng manufacturing plant ng Coke? Equipment sa paggawa ng bote, 'di ba? Bottling equipment, pouring equipment, paglagay ng Coke sa loob ng bote. Ano pa ba? Yung capping equipment, yung syempre kapag nilagyan ng Coke yung bote,
kailangan takpan din yon. So may capping equipment din doon. And then, yung iba pang machinery, ano pa? Delivery equipment. So, those property, plant, and equipment that is being used within the plant, manufacturing plant ng isang entity, pwede siyang i-classify under a group account plant assets. So, yun po yun. Now, natural resources. Bakit kaya kina-classify yung natural resources as part ng property, plant, and equipment? Bakit kaya sila kina-classify? Do you have any idea, class? So, syempre, di ba meron tayong mga industries sa business, like mining companies, metal companies, mga metal industries, mining industries, na aware po ba kayo doon? Yes. So, syempre, kapag nagmimina yan, nag-e-explore kasi sila ng mga sites. Nag-explore sila ng mga area kung saan pwedeng magmina ng ginto, ng copper, ng nickel. So, eto mga area na to, meron silang nai-incur na cost kapag nag-e-explore sila. Nakukuha po ba? So, kapag nag-e-explore sila, meron silang nakukuhang nai-incur na exploration cost, development cost for that area. So, syempre, kapag hindi pa sure yung entity, yung company na tinitingnan nila yung isang area na meron ba tong gold. So, syempre, para masabi nila kung meron gold, kailangan tignan kung meron ba talagang gold. So, kailangan gumastos muna sila. Maghuhukay sila doon, i-check kung meron bang gold. Magkakaroon sila ng exploration cost. So, this exploration cost, kapag napatunayan na merong mga gold reserves sa ilalim ng lupa, the exploration cost can be capitalizable. And then subsequently, the development cost. So, itong exploration cost and development cost related doon sa mga natural resources can be capitalized and present as part of a non-current asset. So, nilalagay siya, pinapresent siya as property, plant, and equipment. So, kapag nag-start na sila mag-mina, na-estimate nila 20,000 tons of gold meron doon sa ilalim ng lupa. So, i-depreciate nila yon over the estimated number of units na number of outputs na makukuha nila doon. Or depende kung useful life yung basis nila. So, kaya natin pinapresent yung natural resources as part of the property, plant, and equipment. Wasting asset. Ano naman yung wasting assets? Do you have any idea what is wasting assets? So, nilalagay na natin dito lahat ng mga terms na possible pwedeng gamitin ng mga authors. So, ano naman yung wasting assets? Pag sinabi natin wasting asset, ito yung mga asset na nagiging waste. Irreversible na siya. Hindi na siya pwedeng ibalik sa dati. Habang ginagamit mo siya, anong nangyayari sa asset? Habang ginagamit mo yung asset, anong nangyayari? Nagde-depreciate, di ba? Nagde-depreciate siya, nasisira siya. Ano ba yung Tagalog ng depreciate? Ano yung Tagalog ng depreciate? Depreciation. Do you have any idea what is the Tagalog term of depreciation? Bumababa yung kanyang halaga, di ba? Bumababa yung halaga niya, nalalaspag yung asset. So habang ginagamit mo yung asset, habang nalalaspag yung asset, nawawalan siya ng halaga over time. So it becomes just a waste, just a scrap of
equipment, a scrap of asset. So nawawala na siya ng value. Kuha po ba? Until such time na hindi mo na siya pwedeng gamitin, it's totally wasted, ibebenta mo siya because meron pa natirang scrap value, yun yung mga wasting asset. So ano yung mga example ng wasting asset? Building, machinery, equipment, office furniture and fixture, office equipment, vehicle assets, plant assets. Nakukuha po ba? So these are wasting assets. So huwag kayo malilito, minsan nagsasabi kasi yung iba wasting asset. Pero yung wasting asset na yon, yun pala yon. Building, machinery and equipment, office furniture and fixture, office equipment, vehicle assets, plant assets. So these are wasting assets. Nakukuha po ba, class? Nagigets po ba? Yes po. Yes. All right. So ito yung mga example ng property, plant and equipment. Meron pa tayong ibang example ng property, plant and equipment. So yung isa doon, bearer plants. Bearer plants. So yung bearer plants, ang nagbigay netong line item na to is si IAS 41, agriculture. Noon kasi, wala pang IAS 41 or PAS 41. Lahat na mga plant, lahat na mga puno, lahat na mga kahayupan, ang classification nun, property, plant, and equipment. Bakit kaya siya property, plant, and equipment? Kasi ang definition ng property, plant, and equipment nun, anything that is fixed into land o kaya nabubuhay, na ano, nabubuhay sila kapag nakadikit sila sa lupa. So this is the definition, the former definition of property, plant, and equipment noon. Noong-noon pa yon, hindi pa tayo buhay. So ang classification nila kapag meron silang puno, namumunga ng mangga, meron silang farm, namumunga ng mga mangga, ng papaya, ng santol, lahat ng mga puno doon, ang classification nila noon, property, plant, and equipment. Kung meron silang babuyan naman, yung mga baboy na nanganganak, ang classification nila noon, property, plant, and equipment. Now, dumating yung IAS 41, year 2003, dumating ang IAS 41. So, yung IAS 41, sinabi ng IAS 41, wait lang, stop nyo muna, wag nyo i-classify yung mga living plants and animals as property, plant, and equipment kasi meron silang sariling buhay. So you have to classify it as biological asset. So noon, lahat ng bearer plants, lahat ng living plants and animals, ang classification natin, biological asset. So di ba remember sa inventory, na napag-aralan natin yung biological asset, natatandaan pa po ba? Opo. Yes, di ba? Pag binenta mo yung biological asset, you have to record it subsequently into inventory. Basta yung purpose mo, ibenta mo siya. Pero kung yung purpose mo, alagaan siya para manganak, dumami yung mga anak, biological asset yon. Ngayon, yung IAS 41 inamend na mga accountants, mga international accountants. So ang sabi nila, wait lang, parang yung bearer plants natin, biological asset kasi yung ating classification, eh parang nagfo-fall yung kanyang qualities or characteristics into property, plant, and equipment. Dapat ibalik natin yung bearer plants into property, plant, and equipment. So ngayon, ang ginawa nila, ano ginawa ng IASB? Inamend nila yung IAS 41. Anong sinabi nila? Yung mga bearer plants, i-classify nyo as property, plant, and equipment. Ano daw yung logic? Bakit kaya nila binalik into property, plant, and equipment yung bearer plants? Kasi daw yung mga bearer plants na yan, para daw silang mga machinery and equipment. Yung machinery and equipment, di ba, sa mga planta, nagpo-produce sila ng mga finished goods. Nakukuha po ba? Di ba yung mga plant assets? They produce finished goods. Halimbawa, you have a machinery that produce bottles of Pepsis.
Nakukuha po ba? So this machinery produces bottle of Pepsi. So ganun naman, ganun din sa bearer plants. Itong mga bearer plants na to, they produce agricultural produce tulad ng mangga, ng santol, ng langka, on which ibinibenta natin. So para sila daw machinery and equipment na nagpo-produce ng finished goods. So only in that case, imbes na finished goods ang i-produce nila, agricultural produce. Na ang purpose rin naman natin, ibebenta natin. So parang yun yung logic. Kung kaya, kinalasify nila yan as property, plant, and equipment. So from property, plant, and equipment, noong panahon pa ni Kopong-Kopong, ang naging decision nila noong 2003, biological asset nyo yan. And then noong 2016, inamend nila yung IAS 41, ginawa nilang property, plant, and equipment ulit, yung bearer plants. So ano yung sabi ni IAS 41 for bearer plant? Ano yung sinabi ni IAS 41 for bearer plant? May sinabi si IAS 41 para mag-classify daw into bearer plant. Ang isang bearer plant, dapat daw meron siyang ganitong criteria. Ano-ano kaya yung mga criteria na yun? Do you have any idea? Ano-ano kaya mga criteria na yun, class? Una, yung criteria, it is used in the production or supply of agricultural produce. So yun yung unang sinabi ni IAS 41. Dapat yung bearer plants, para masabing property, plant, and equipment siya, ginagamit mo siya to produce or supply agricultural produce. Tulad ng sinabi ko kanina, kaya nila ginawang PPE yan kasi similar siya into machinery and equipment na nagpo-produce ng finished goods. Dapat daw ang bearer plant nagpo-produce ng agricultural produce para ibenta. Ikalawa, ano naman yung ikalawang criteria for bearer plant? Expected to bear produce for more than one period. That's correct. It is expected to bear produce for more than one period. So, kapag nagpo-produce siya for more than one period, ang classification mo for bearer plant, property, plant, and equipment. Nakukuha po ba, class? Nagigets po ba? Yes. Ano yung mga ano po yung mga bearer plants or bearer trees na nagpo-produce ng agricultural produce for more than one year? Magbigay kayo ng example. Do you have any idea? Pag pumunta tayong probinsya, ano kaya man nakikita natin doon ng mga puno na nagpo-produce? Ano po? Coconut trees. So that's correct. Coconut trees. Lagay natin dito, no? Coconut trees. So example. Coconut trees. So yung coconut trees pwedeng i-classify as bearer plant na property, plant, and equipment. Ano pa yung mga example? Ano po? Sorry? Mango trees po. Mango trees, yes. Mango trees. Ano pa po? Sir, yung trees po na ginagamit po para sa lumber po. If trees is being used as a lumber, hindi natin siya pwedeng i-classify as bearer trees. Bakit magiging inventory po yun, sir. Magiging kasi siyang inventory. That's correct. Magiging siyang inventory. Kasi ang purpose mo, pinapalaki mo yung mga lumber na yon o yung mga timber trees na yon para putulin in the future. So, hindi sila magiging bearer trees. Kasi from the word bearer, di ba bearer, nagbubunga. So, yun yung purpose natin para pagbungahin, para magdala ng mga agricultural produce. So, yung mga timber na to, itong mga lumber, good lumbers na to,
hindi natin sila pwedeng classify as bearer plants or bearer trees. So, naiintindihan na po ba? Nagigets po ba? Yes, po. Alright. So, ano pa yung mga example? Sabihin natin, avocado trees, di ba? Ano pa kaya? Yung dragon fruit kaya? Dragon fruit plant. Yung dragon fruit plant kaya, will they be classified as a bearer plant? Nagbubunga ba ng maraming beses ang dragon fruit? Nakakita na po ba kayo ng dragon fruit na halaman? Yes po. Yes, yes, diba? At dragon fruit na to, nagbubunga siya ng, of course, dragon fruit. Pero kaya ba ulit magbunga ng dragon fruit plant ng susunod pang mga dragon fruit? Do you have any idea, class? Do you have any idea, class? Wala po, sir. So, wala kayong idea. Wala tayong idea. So, ngayon, sige, sabihin natin, this dragon fruit, they produce fruits not only for one time. They produce fruits for years. Diba? In so, for so many years, they can produce fruit. Diba? Pero katulad rin ng, ano, ng tao, they reach their maturity period, their peak, kung saan hanggang doon lang yung kaya nilang i-produce. Ganon din yung ibang puno eh. Like coconut. Yung coconut, nare-reach din niya yung pinaka-maximum life niya na nag-serve, nagbunga. Tapos dumating yung such time na matandang-matanda na siya, hindi niya na kayang mag-produce ng bunga. So ganon din yung dragon fruit plant. So yung dragon fruit plant, they produce agricultural produce or they produce fruits for more than one period. So yung classification natin sa kanila, bearer plant. Nakukuha po ba? Bearer plant sila. Yes, po, sir. Alright. Now, okay. Question. Ito naman, isang example naman. Sugar cane. Nakakita na ba kayo ng tubo? Sugar cane plant. Yes, sugar cane plant. Yung sugar cane plant or tubo, classified ba natin ito as bearer plant or hindi? Bearer plants po. Yes po. Hindi po. Sugarcane plant. Yes or no? Ano ba yung sugarcane plant? Di ba tubo yon? Ang tubo, paano ba naka-harvest ang tubo? Tinatapyas po. Tinatapyas, pinuputol. Tapos yun yung gagawin para maging asukal, di ba? Unang halo, unang luto, muscovado. Ikalawang luto, brown sugar. Ikatlong luto, washed sugar, hanggang maging refined sugar. So kapag pinuputol mo yung sugar cane plant, will that be classified as a bearer plant? No po. Hindi. No po. Nakuha po ba? So hindi siya pwedeng i-classify as a bearer plant. Ano yung classification natin dito? Biological assets. Ang sugar cane plant, ang classification natin, biological asset. Nakukuha po ba, class? Nag-get po ba? Alright. Yes, yun. May question ako. Kapag pinutol mo yung tubo, tutubo ba ulit yung tubo? Yung natira doon sa lupa? Di ba may natira yung tubo doon sa lupa? Nakatanim pa. Pag pinutol mo yung tubo, may natitira pa doon. Nandun yung ugat. Tutubo ba yung tubo kapag pinutol mo? Yes po. Yes. Oh.
So the sugarcane root, yung sugarcane root, ang classification mo doon, bearer plant. Nakukuha po ba? Nakakasunod po ba tayo? Naiintindihan po ba ako? Bakit kaya bearer plant ang sugarcane root? Kasi they can bear agricultural produce ulit. Pag lumaki ulit yon, tumubo yung shoots doon sa sugarcane root, magkakaroon ulit ng sugarcane, standing cane. So yung standing cane, pwede mo siyang i-harvest, magiging siyang agricultural produce. So yung sugarcane root, kahit as long as nasa lupa siya, hanggat hindi mo siya inaalis sa lupa, tutubo siya ng tutubo. So ang classification mo for the sugarcane root, bearer plants. Pero yung sugarcane plant, yung standing plant, yung nakatayo, biological assets. Nakukuha po ba? Nagigets po ba, class? Yes po. Yes, alright. Po. Okay, manito ha. So imagine natin. So lagi ako dito. Ano bang magandang ano? So insert ako ng isang object. Insert tayo ng object. Bigay ako dito. Ayan. Ito na lang. Ayan. For example, ito yung sugar cane. Ito yung sugar cane, di ba? Sabihin natin, yan yung sugar cane. Lagyan natin ng guhit. So yung guhit na to, ito yung lupa. Makikita pa po ba yung guhit na nilagay ko? Yan. So yan yung lupa, for example. So itong standing sugarcane in this part, insert ako ulit ha. So in this part, ang classification natin dito, biological asset. So this one, ang tawag dyan, ang classification natin dito, biological asset. Bakit siya biological asset? Kasi ito yung hina-harvest mo. If that is the sugar cane, di ba? Pero yung roots dito sa baba, ang classification mo ay bearer plant. So this one is a bearer plant. Kasi yan yung sugar cane root. Nakukuha po ba? Nakukuha po ba, class? Yes po. So imagine niyo na lang, class. Hindi lang tayo accountant, we also have to analyze. Para nagiging tayong agriculturist dito, no? Pagdating sa IAS 41 or agricultural produce, kung saan kailangan pa natin i-analyze ng maigi. Ah, ito pa lang, sugarcane roots. Kapag hindi siya natanggal sa lupa, tutubo ulit siya. So kapag tumubo siya, magkakaroon ng standing sugarcane. Yung standing sugarcane, biological asset. Pero yung sugarcane roots, bearer plant. Kasi nagpo-produce ulit siya ng agricultural produce. Nagigets po ba, class? Yes po. Alright. So that one. Ano pa ba yung mga example? Banana. Banana plants. Yung mga banana plants kaya, class. How will you consider or how will you classify banana plants in the statement of financial position? Is that a bearer plant or biological asset? Biological asset. Biological assets po. Bakit siya naging biological asset? So I wanted to know ano yung reason bakit ang classification ninyo ng mga estudyante ko, biological asset. So I wanted to know. Siyempre, nag-isip tayo, di ba? Biological asset. Tama naman. Sir, tunay po. Bakit kaya? Ano kaya? Ano po kasi, sir, no, yung na-observe ko po nung nasa province po ako, apo? pag namunga na po yung saging, pagka-harvest po nun, wala na po kasing silbi yung ano, yung mismong puno. That's correct. Kasi, that's correct. Tama yun. That's correct. Tama po yun. Kasi kapag nagbunga na yung puno ng saging, mamamatay na yung puno mismo.
So, hindi na siya magbubunga ulit. Isang beses lang magbunga yung puno ng sagi. Unless na lang merong genetic modification na nangyari sa banana. Nagbunga siya ng maraming beses sa isang taon or sa ilang taon. Pero yung normal na saging, isang beses lang siya magbunga, tapos mamamatay agad. Mamamatay na yung puno. Kaya pinuputol yung puno ng saging kapag kukunin na yung bunga na ng saging. Bunga ng saging. So ano yung classification ng banana sa statement of financial position ng banana plant? So biological asset ba or bearer plant? Sige nga. So, I wanted to know, ano siya? Biological asset or bearer plant? So, ganito, syempre, napag-isipan natin, di ba? So, which is good? Pinag-isipan natin na, oo nga, no, isang beses lang siya kina-harvest. Kaya, ang classification natin sa banana plant ay biological asset. Pero may paliwanag kasi yung accounting standard doon. Yung interpretations committee. Ang sabi ng interpretations committee, yes, isang beses lang magbunga yung banana plant, pero kapag namatay na yung banana plant, nagkakaroon siya ng banana shoots. Di ba nagkakaroon ng bagong tubo ng banana plant after niyang magbunga. Merong tubo doon sa tabing, sa mga lupa. So parang lumalabas, continuously growing pa rin daw yung banana plant. So kaya ang classification sa statement of financial position ay bearer plant. So yun yung paliwanag ng interpretations committee. So banana plant is a bearer plant. But it's good to know, di ba? Tama naman. Tama naman ng ating reasoning. Eh, yung banana plant, isang beses lang yan mabubuhay. Kapag nagbunga na, mamamatay na. Pero syempre, merong interpretations committee. Ang sabi nila, kapag namatay nga yung banana plant, may tutubo naman na bago doon. So, continuously growing siya, bearer plant ang classification. Alright. So, yan yung mga example ng bearer plants. Ano pa yung criteria para masabing PPE ang isang bearer plant? Dapat daw has a remote. It has a remote likelihood. Sige natin. It has a remote likelihood of being sold as agricultural produce. Of being sold as an agricultural produce, except for incidental scraps, scrap sales. So it has a remote likelihood of being sold as an agricultural produce, except for incidental scrap sales. Yan. So, kaya po natin hindi kina-classify kanina yung mga timber woods saka mga good lumber trees as bearer plant kasi ang purpose noon para patubuin, ibebenta mo siya as agricultural produce. E kaso, anong sabi ng bearer plant under IAS 41? Dapat daw sobrang remote ng possibility na ibenta yung puno na yon as agricultural produce. Dapat hindi mo ibebenta yung puno na yon as agricultural produce. Hindi mo siya tinanim para ibenta. Nakukuha po ba? Ibenta as good lumber or coco lumber. Nakukuha po ba? Eh, sir, paano po yung coconut trees?
Sabi niyo po yung coconut trees classification bearer plant. Eh dito sabi daw it has remote likelihood of being sold as an agricultural produce. Eh yung ibang coconut trees binebenta po as coco lumber. Diba tama? Tama po ba 'yon? Yes po. Yes. Eh kaso, i-check muna natin. So kapag ganun yung kaso, i-check natin ano ba yung purpose kung bakit tinanim yung coconut trees. Kapag tinanim yung coconut trees para magbunga, ang classification mo doon sa coconut trees, bearer plants. Ngayon, kapag matanda na yung mga coconut trees, magbubunga pa ba yon? Hindi na. Siyempre, katagalan hindi na nagbubunga yung ibang coconut trees or madalang na lang magbunga. So, ang gagawin nila, puputulin nila yung coconut trees para magtanim ng bagong coconut trees. Siyempre, yung coconut tree na pinutol, ibibenta nila. Pero hindi yun yung purpose, di ba? Hindi yun yung pinaka-purpose bakit tinanim yung coconut tree. So, ibig sabihin, incidental lang yung pagbenta nung matandang coconut tree. Yung coco lumber ng matandang coconut tree, incidental lang yun na pagbebenta. So, remote. Very remote po yun. So, kung ang coconut tree naman itinanim nyo, tapos after so many years, puputulin nyo para maging coco lumber, edi hindi siya bearer plant. Kasi ang purpose nyo para maging agricultural produce yung coco lumber. So, depende po yun na class. Depende kung ano ba yung pinaka-main purpose ng business, paano ba niya gagamitin yung coconut trees, kailangan ba magbunga? Diba? Or, hindi na nila hintayin yung bunga, kailangan maging matigas na kahoy na siya, gagawing coco lumber. So, yun yung classification or criteria para masabing ang bearer plant ay property, plant, and equipment. Ano pa ba? Owner-occupied PPEs. So, sa IES 40, meron tayong tinatawag na owner-occupied property, plant, and equipment. Kasi ano ba yung property, plant, and equipment? Dito sa tinignan natin kanina, sa pinag-usapan natin kanina, property, plant, and equipment, examples, land, building, machinery, equipment, office furniture and fixture, office equipment, vehicle assets, plant assets, natural resources, wasting asset. So, ang classification natin, property, plant, and equipment. Kaso pumasok si IAS 40. Si IAS 40, pinag-uusapan dito yung accounting for investment property. Ito yung properties, hindi siya ginagamit for business use, nakatenga lang siya or for capital appreciation or hindi pa kayo sure kung paano niyo siya gagamitin. So, yun yung mga investment property. Pero kapag ang isang investment property ay owner-occupied, ang classification mo sa kanya, property, plant, and equipment. So, tignan natin. Tignan natin dito, class. Ito, may nakikita tayong building. Nakikita niyo po ba yung building? Yes po. Yes, yes po. Itong building na to, pinatayo ni ABC Company. So sabihin natin, lagay natin dito, ABC Company. So si ABC Company nagpatayo ng building. Ilang floor to? Bilangin natin. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 floors. Pinatayo ni ABC Company. Si ABC Company, dito siya nag-office sa pinaka-baba. So, meron siyang office space sa baba. Doon sila nag-office space. Sa second floor, dito yung kanilang marketing marketing team. Doon nag-office ang marketing team. Sa third floor, doon nag-office ang kanilang admin team. Nakukuha po ba? Nakakasunod pa po ba? Yes. Alright. Yes now, po. Yung first floor up to third floor, anong classification dyan? Property, plant, and equipment or hindi? Property, plant, and equipment. That's correct. Property, plant, and equipment siya. Bakit? Kasi that is owner-occupied. 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 Nagigets po ba class? So that is owner-occupied. Eh yung fourth floor. Yung fourth floor,
wala pa silang idea kung anong gagawin nila dyan. So, no idea on how to use the third floor at the fourth floor. Palagyan natin ng floors. This is first floor. Ay, hindi talaga natin. Sa pinakadulo. Ayan. First floor. This one is second floor. Third floor. Okay. Sorry. Third floor. And then we have fourth floor. So wala silang idea kung anong gagawin nila doon sa fourth floor. Kung wala silang idea sa fourth floor, anong classification natin dito sa fourth floor? Is that property, plant, and equipment or hindi? Hindi po. Hindi. Hindi siya property, plant, and equipment. Bakit? Kasi hindi siya owner-occupied. Ang classification natin dyan, investment, property. Nakukuha po ba? Yes po, sir. Yes po. Kapag owner-occupied, ang classification natin, PPE. So, owner-occupied, classification, property, plant, and equipment. So, first floor, second floor, third floor, property, plant, and equipment. Fourth floor, investment property. Si ABC Company, ano kaya yung nature ng business niya? Sige, magbigay kayo. Anong ginagawa ni ABC Company sa pag-business niya? Do you have any, sige po, magbigay kayo. Ano, magbigay kayong example. Ako na lang magbigay. Si ABC Company, nagbebenta siya ng Stick-O. So, ABC Company sells Stick-O. So, imagine ninyo, di ba? Si ABC Company, nagbebenta lang ng Stick-O pero nakapagpatayo ng building. So, nagbebenta si ABC Company ng Stick-O. Yan yung nature ng business niya. Fifth floor. Yung fifth floor, pinaupahan niya. Rented. So, rented to lessees. Ano classification natin? Property, plant, and equipment or hindi? Hindi po. Hindi po. Bakit siya hindi? Bakit hindi siya property, plant, and equipment? Kasi yung nature ng kanyang business, pagbebenta ng Stick-O. So, ang classification mo dito, investment property. Nagigets po ba? Pero kung ang nature ng business ni ABC Company ay hindi nagbebenta ng Stick-O, kundi isa siyang lessor, nagpapaupa talaga siya ng office spaces. So, itong rented office space, that is property, plant, and equipment. Pero hindi kasi. Ang nangyari, nagbebenta siya ng Stick-O. So, yung fifth floor, investment, property. Sixth floor. Yung sixth floor, dito yung kanilang board meeting. So, board meeting room. Nandito yung board meeting room. Dito sila nag board meeting. Yung mga board of directors ng ABC Company. So, anong classification natin sa sixth floor? Property, plant, and equipment or hindi? PPE po. PPE. That's correct. PPE. Bakit siya property, plant, and equipment? Kasi that is owner occupied. Nakukuha po ba? Yes po. So, ganyan ang classification. Ganyan ang classification kung PPE ba siya or investment property under IAS 40, investment property. Nakukuha po ba? So, nagigets na natin yung mga examples ng line items kung property, plant, and equipment ba siya or hindi. So, do you have any more questions with here? Dito sa ano po? Sa mga examples. Do you have any more question, class? So, I think your silence means wala na tayong question dito, no? So, let's continue with the definition of property, plant, and equipment.
So ano yung sabi ng IAS 16 or PAS 16 sa definition ng property, plant, and equipment? So ang sabi ng IAS 16 or PAS 16, property, plant, and equipment are tangible items that are held by enterprise for use in production of or supply of goods. Diba? So for use and production of supplier of goods or services or rental to others or for administrative purposes. Ito. Underline ko muna ha. Ayan, bago ko basahin. Ayan. So anong sabi ulit? Ulitin ko. Property, plant, and equipment are tangible items that are held by an enterprise for use in the production. So ginagamit daw siya for use in the production or supply of goods or services. So kapag ginagamit mo siya sa pagpo-produce ng goods or services, ang classification mo, property, plant, and equipment. That's why si bearer plant, ang classification natin, property, plant, and equipment. Bakit? Kasi nagpo-produce siya ng goods, which is agricultural produce. Ano pa yung sabi? Rental to others. So kapag nirerenta mo siya sa iba, at ang nature ng company is lessor talaga siya, ang classification dito, property, plant, and equipment. Pero kung hindi siya nature magrenta ng property, plant, and equipment or ng isang asset, hindi siya ika-classified as property, plant, and equipment, kundi investment property. Ano pang sabi? Or for administrative purposes. So pag administrative purposes, that means to say that is owner-occupied. So kapag owner-occupied, balikan ulit natin yung building natin. Yeah. Yung first floor, second floor, third floor, owner-occupied. So, property, plant, and equipment, including sixth floor. Kung saan sila nag-meeting, nagkakaroon ng board meeting. Owner-occupied, so that's property, plant, and equipment. Tapos ano pang sabi ng definition ng property, plant, and equipment? And are expected to use for more than one period. So, syempre, yun nga po yung criteria para masabing property, plant, and equipment ang isang asset kasi magagamit mo siya for more than one period. Bakit kaya natin siya magagamit for more than one period? Because we are expecting an inflow of future economic benefit. Kasi may na-expect tayo na future economic benefit doon sa asset na yon. Kaya pwede natin siya magamit for more than one period. Nakukuha po ba? Nakakasunod po ba, class? Yes po. Yes po. All right. So one example, balik ulit tayo doon sa mga examples ng property, plant, and equipment. Machinery and equipment, 'di ba? So si machinery and equipment, katulad ng diniscuss natin kanina, meron tayong machinery and equipment na kayang mag-produce ng bote ng Pepsi, may laman na siya. Ang ating nature ng business, nagpo-produce tayo ng mga soft drinks. Nagbebenta tayo ng soft drinks. Kung meron tayong machinery and equipment na nagpo-produce ng soft drinks, sa tingin nyo ba, meron siyang future economic benefit para sa atin bilang isang entity? May future economic benefit po kaya yon? The answer is, yes. Meron siyang future economic benefit. Kasi magagamit natin siya para makapag-produce ng goods, na yun talaga yung purpose natin, ibenta yung goods na yon, which is yung mga soft drinks. So, meron siyang future economic benefit. So, yung future economic benefit na yon, hindi na yon good for one year. It will extend up to so many years. So, depende kung 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, or 10 years. So, yung iba nga, lagpas-lagpas pa. Katulad ng land. So, yung land, di ba, it gives or it provides future economic benefit for a lifetime. Diba? Kaya nag-appreciate ang lupa. So, initial recognition of property, plant, and equipment under IAS 16. Ano yung sabi ng IAS 16? Para masabing ang isang asset ay property, plant, and equipment.
pagbabalikan natin ang ating conceptual framework. Pagbabalikan natin ang ating conceptual framework, naalala niyo pa po ba, ano ba yung mga criteria para mag-recognize ng asset? May dalawang criteria daw para mag-recognize ng asset. Isang probability criterion, saka isang measurability criterion. Ngayon, balikan natin si IAS 16 or PAS 16. Ano daw yung recognition requirement para mag-recognize ng property, plant, and equipment? Ito yung sinabi niya. PPE should be recognized as assets when it is probable that future economic benefit associated with the asset will flow to the enterprise. So this first criteria is the probability criterion na tumugma doon sa requirement ni conceptual framework. So sabi ni conceptual framework, dapat kapag nag-recognize ng asset, may probability criterion. Hindi lang probability criterion, dapat may measurability criterion. And ang sabi ni PAS 16, kapag mag-record ka ng PPE, dapat may future economic benefit na mag-flow doon sa enterprise. Yun yung probability criterion na tinutukoy ni PAS 16. Ano naman yung tinutukoy niyang measurability criterion? That the cost of the asset can be measured reliably. So that is the measurability criterion. So napagdutugma na po ba natin ang ating conceptual framework sa financial accounting? So that is your initial recognition. Dapat merong probability na merong future economic benefit, and then yung cost measured reliably. Initial measurement. How do we measure property, plant, and equipment under IAS 16 or PAS 16? So paano natin nare-record ang property, plant, and equipment under PAS 16 or IAS 16? Ano bang sabi? Anong sabi? Can you still are you still listening, class? Yes po. Yes po. So anong sabi ni PAS 16? Initial measurement, an item of property, plant, and equipment that qualifies for recognition as an asset shall be measured at its cost. So yung cost na tinutukoy doon, historical cost. So yun daw po dapat ha, it shall be measured at its cost, which is the historical cost. So ngayon, itong cost na to, what are the components of cost? Ano ba yung mga cost na tinutukoy ng PAS 16 or IAS 16? So we have the components of cost. So yung mga components of cost na meron sa PAS 16, this includes the purchase price. So pag sinabi natin purchase price, yun yung equivalent cash price or cash price equivalent na tinutukoy ng PAS 16. Kung magkano yung binayad mo, yun yung cost na i-record mo sa property, plant, and equipment. Pero syempre, kapag may na-incur ka pang other cost like import duties and non-refundable purchase taxes, dapat isama mo siya as component of the cost of the property, plant, and equipment. Meron pa tayong other directly attributable cost. So yung other directly attributable cost, ito naman yung cost na nai-incur mo para madala mo yung asset doon sa kanyang location para magamit mo rin yung asset na yon for its intended use. So ano na yung mga other directly attributable cost na yon? Nakikita pa po ba? Yes, sir. So example of other directly attributable cost, we have handling cost. So ano yung handling cost? Handling cost, also known as delivery cost, di ba? Handling and delivery cost. Siyempre, kapag binili mo yung asset, yung property, plant, and equipment mo galing sa Manila, papunta sa Cebu. Siyempre, kapag bibilihin mo yung property, plant, and equipment mo galing Manila papuntang Cebu, maita-transfer mo ba? Paano mo ba ita-transfer yung property, plant, and equipment mo?
Isasakay mo ba siya ng barko at eroplano? Yes po. Yes. Siyempre, magkahiwala yung isla ng Manila, ay ng Luzon, saka ng Visayas. So from Manila to Cebu, hindi mo yan pwedeng isakay lang ng jeep, di ba? Unless na lang mag-roro ka. So kapag sinakay mo siya, pag tinransfer mo siya from Manila to Cebu, dapat gumamit ka ng eroplano o kaya ng barko. So siyempre, kapag gumamit ka ng eroplano at barko, may incur ka bang cost? Meron po. Yes. May incur ka ng cost. So that is what we call handling cost. Siyempre, para i-transfer mo siya, di ba? May delivery cost, may handling cost, kaya siya other directly attributable cost. Kasi kapag hindi mo to na-incur, hindi mo magagamit yung property, plant, and equipment na yon. Hindi siya, hindi ma-attain yung intended use ng property, plant, and equipment. So dapat yung handling cost, isasama mo siya as part ng cost ng PPE. Nakukuha po ba, class? Yes, po. Yes, ma'am. Yes. Ngayon. Yes, okay. So ngayon, siyempre, kapag trina-transfer mo from Manila to Cebu yung property, plant, and equipment mo, may chance ba na lumubog yung barko o kaya bumagsak yung eroplano? Meron po. Yes, di ba? Kasi meron tayong tinatawag na fortuitous event, di ba? Sa law on obligations and contracts. So kapag may fortuitous event, marerecover ba natin yung ano? Marerecover ba natin yung determinate thing? Kapag nawala siya due to fortuitous event. Hindi na. So para ma-recover natin yung value nung property, plant, and equipment natin, kailangan ipa-insure natin. So bibili tayo or gagastos tayo for the insurance cost. Nakukuha po ba? So yung insurance cost, kasama siya as other directly attributable cost. Nakukuha po ba? Yes po. Yes po. All right. So the handling cost is capitalizable. Handling cost, capitalizable. Insurance cost is also capitalizable. Pero yung insurance cost, sabihin natin, nakarating na yung PPE mo papuntang Cebu. Nandito na yung PPE mo. Nasa Cebu na siya. Kaso, syempre, yung PPE mo baka masunog. Kapag nag-overheat siya, nasunog. Kapag nasunog yon, hindi mo na mara-recover yung halaga ng property, plant, and equipment mo. So, ang gusto mo, ipa-insure mo siya. So, naka-incur ka na naman ng insurance cost. Insurance cost ba after i-deliver yung property, plant, and equipment sa Cebu? Isasama mo pa ba yan as cost ng property, plant, and equipment? Yes or no? No na po. Hindi na. Hindi na po. Hindi na siya kasi expense na agad yan. So outright expense. So depende sa inyo kung magre-record muna kayo using asset method or expense method agad. So yung insurance cost after i-deliver yung property, plant, and equipment, outright expense na po yun. Installation and assembly cost. The installation and assembly cost. Siyempre, yung property, plant, and equipment mo, minsan kapag galing pa yan ng Manila, hiwa-hiwala yung parte niyan. Hiwala yung gulong, hiwala yung paa, hiwala yung makina, hiwala din yung iba pang parts. Yung mga tornilyo, hiwa-hiwala pa. Ngayon, pagdating sa Cebu, doon pa lang, i-assemble. Nakukuha po ba? Yes po. Okay. So, syempre, pag in-assemble siya, meron tayong may i-incur na assembly cost. Yung assembly cost, doon, capitalizable. Nakukuha po ba? So, lagay natin dito, assembly cost. Dito natin siya ilagay. Kasi nandun na siya sa Cebu eh. Yung assembly cost doon, capitalizable. Na-assemble na siya. Kaso nung in-assemble na, kailangan ilagay doon mismo sa lugar na dapat niyang kinalagyan. So, dapat mo siyang i-install. So, meron tayong installation cost. The installation cost, that is capitalizable.
Kukuha po ba? Nagigets po ba class? Ano yes, ba yung po. Ano ba yung one good example na ini-install natin? Doon tayo sa RTU. Balik tayo sa RTU. Ano kaya yung mga equipment doon or machinery na kailangan i-install? Doon sa RTU, ikot kayo doon sa RTU, pagganahin yung isipan. Ano kaya yung mga nakikita nyo na ini-install doon? May nakita po ba kayo doon? Aircons po. Aircons, yes. Aircons. So, any installation cost? Siyempre, kayo ba kapag bumili ba ng aircon si RTU, tapos dadalhin na lang doon sa classroom nyo. O ito, mga estudyante, yan yung aircon, gamitin nyo na. Huwag na natin ilagay doon sa bintana. O kung gusto nyo ilagay sa bintana, kayo na magkabit. Ganun ba yung ginagawa ni RTU? Di ba hindi? Kasi pagdating natin sa classroom, nandun na yung aircon sa may dingding. Nakadikit na sa dingding. So meron doong nag-install. Siyempre, kapag may nag-install, babayaran mo yung installation cost. So, babayaran ni RTU yung installation cost. So, yung installation cost, capitalizable. Ilalagay mo siya as part ng cost ng PPE. Nakukuha po ba? Ano pa ba? Yung mga nakikita natin ini-install doon. Di ba may elevator doon sa RTU? Nakita niyo yung elevator? Yes po. Yes, 'di ba may elevator doon, ITB ba 'yon? ITB building sa RND building. Tama ba RND building 'yon? Sa RND building saka sa ITC or ITB building, meron doong elevator. So syempre, kapag bumili si RTU ng elevator, kailangan ba i-install 'yon? Ilagay doon sa lugar kung saan dapat nakalagay yung elevator. Siyempre, dapat siyang i-install. Ngayon, para ma-install yon, makaka-incur na naman ng installation cost si RTU. So, yung installation cost na yon para ikabit yung elevator, part siya ng cost ng elevator. Ano pa yung iba? Site preparation cost. Ano naman yung site preparation cost? Do you have any idea what is a site preparation cost? Wala. Okay. So, pag sinabi nating site preparation cost, ito yung cost para ayusin yung lugar. Balik tayo dun sa RTU. Di ba yung elevator? Binili yung elevator para ilagay doon sa lagayan ng elevator mismo. Di ba may ginawang area ang RTU para ilagay doon yung elevator. Ngayon, nakita ni RTU merong mga malalaking bato sa ground floor na pagtatayuan ng elevator. Dapat bang alisin yung malalaking bato doon? Dapat pong alisin. Dapat alisin, di ba? Siyempre, ang pangit. Dapat, tama. Siyempre, ang pangit naman kapag may bato doon sa ground floor, kapag bumaba yung elevator, mauuntog yung elevator doon sa mga bato. So, kailangan i-prepare yung area para maalis yung mga bato, mga bubog, mga bakal na nandoon sa lupa. So that is site preparation cost. Ganun din sa ano, sa pag-construct ng building. Siyempre, para mag-construct ng building, kailangan i-prepare muna yung site, yung lugar na pagtatayuan ng building. Hindi lang pwedeng magtayo agad ng building. Kailangan i-prepare yung pagtatayuan ng building. Kailangan ma-check kung matigas yung lupa. Kung gaano kalalim yung bedrock para pagtayuan ng structure ng building. So, ganun yung site preparation cost. So, itong site preparation cost na to, capitalizable siya as part ng cost ng asset. Professional fees. Yung professional fees, capitalizable ito. Kasi syempre, kapag nagko-construct tayo yung building, ano pa ba? Kapag nag-i-install tayo ng isang high-tech equipment, kailangan natin ng experts opinion, like engineer and architect. So, syempre, para mas maging matibay ang isang asset or structure ng isang asset, magbabayad tayo ng architect's fee or engineer's fee. Cost of testing. Ano naman yung cost of testing? Yung cost of testing, ito yung para matest mo kung effective ba yung
equipment or yung isang asset. So, that will be included as part of the cost of the asset. Cost of employee benefits. Ano naman yung cost of employee benefits? Ito yung mga trabahador na tumulong doon sa pag-install, sa paggawa ng asset or sa pag-prepare ng site. So, any salaries, wages, and other benefits ng mga tauhan, ng mga laborers para mag-construct ng asset, ilalagay mo, ipapatong mo yung cost doon sa cost ng asset. Estimated cost of dismantling and removing the asset. Balik tayo doon sa elevator. Balik tayo sa elevator class. Sa tingin nyo, yung elevator, kaya ba magtagal noon ng 50 years? Pwede ba magtagal ang elevator ng 50 years to 100 years? Answer is hindi. Kasi syempre, delikado na yun. 50 years na siyang operating. Tapos hanggang 20 floors pa yung building. Syempre, kapag luma na yun, kinakalawang na yung mga bakal-bakal, doon baka bumagsak yung elevator. So kapag bumagsak ang elevator, nakakatakot, delikado siya. So kailangan ng palitan yung elevator. Ngayon, kapag papalitan mo yung elevator, meron kang mai-incur na dismantling cost doon or removing cost. Pag dire-remove mo yung isang elevator, may mai-incur ka na cost. So, syempre, mai-incur mo yan after the useful life ng elevator. Ngayon, kapag binili mo yung elevator, kailangan isama mo yung estimated cost ng pagtanggal, pag-dismantle ng elevator. So, syempre, kung sabihin natin, ito yung timeline, ito yung useful life ng elevator. Lagay natin dito. Okay, so ito yung useful life ng elevator, no? Lagay ko dito. Ayan. Okay, useful life. This is the useful life of elevator. So from year 0 papunta sa year 15. So 15 years. From year 0 to 15 years, yung year 0 ito yung ito yung panahon or yung time kung kailan mo siya binili. So this is your purchase date. And then yung 15th year mo, yung maximum useful life. Oh, after 15 years, kailangan mo nang i-dismantle, di ba? Tama po ba? Kailangan na nating tanggalin yung elevator. Papakinggan pa po ba ko, class? Yes. Yes po. Alright. Ngayon kapag yes, po. Okay po. Ngayon, pag i-dismantle natin yung elevator, ang magagastos natin, halimbawa, 500,000 pesos. So, yung 500,000 pesos na yon, may i-incur mo yon sa 15th year niya. Sa 15th year mo, may i-incur yung dismantling cost. Hindi mo siya may i-incur doon sa date kung kailan mo siya binili. Pero anong sabi ng standard? Kailangan ilagay mo siya as part ng cost ng property, plant, and equipment. So ilalagay mo yung dismantling cost mo dito sa date na to. Yeah, dito sa date na ito mismo. So paano mo siya ilalagay? So 500,000 pesos kailangan ilagay mo siya dito sa purchase date. So, paano natin malalagay yung 500,000 pesos na to? Kailangan mo siyang ilagay at its present value. So, dapat ilalagay mo siya naka present value. Nagigets po ba? So, ipipresent value mo yung 500,000 pesos. So, that is how you record the estimated cost of dismantling and removing the asset. So, kailangan i-present mo siya at its present value. And then, estimated cost of restoring the asset, kailangan ilagay mo yung present value. Acquisition of property, plant, and equipment. So, yung pag-acquire ng property, plant, and equipment, maraming klase, marami tayong option. Paano natin ma-acquire yung property, plant, and equipment?
So, paano natin ma-acquire ang property, plant, and equipment? Class. Purchase. So, acquisition. That's correct. Property, plant, and equipment. So, pasensya na class, medyo matagal. Hinahabol natin yung ating klase. Kasi sa linggo, linggo tayo mag-e-exam class ha. Coverage, inventory, saka property, plant, and equipment. So, how do we record or how do we acquire? Sorry, how do we acquire property, plant, and equipment? Meron tayong cash purchase. So, binibili mo siya through cash purchase. Meron kang pera eh. So, ang gagamitin mo, pambili mo cash. Ano pa? On account basis. Account basis, meron siyang credit terms. Pag sinabing account basis, naka-straight payment. Diba? Straight payment terms. O kaya, pwede naman hindi straight payment terms or dalawang beses mo lang siyang babayaran within one year. Ikatlo, ano pa natin na-acquire yung property? Installment basis. On installment basis. So, credit terms din to. Pero, hindi siya straight payment terms. Naka-deferred payment terms naman siya. Ano pa? Paano natin paano tayo nakakakuha ng property, plant, and equipment? Through exchange. Exchange, di ba? Exchange of assets. Yan. Okay, so pinag-aaralan lang muna natin yung ano, summary. So, exchange of assets. So, meron tayong exchange of assets with commercial substance and without commercial substance. So, pag-aaralan din natin yan mamaya. And then, ano pa? How do we acquire assets? Property plan? Issuance of equity securities po. Yes, debt or equity securities. Yes. And then ano pa? Ay, yung issuance of debt or equity securities, ito yung pag-i-issue mo ng mga financial instruments, security instruments. So, ano pa? How do we acquire? Construction, yes. Self-constructed assets. So, lagay natin self-constructed assets. So, meron tayo ditong borrowing cost. Di ba naalala pa po ba yung borrowing cost related doon sa inventory? Dito, mapag-aaralan din natin yung borrowing cost dito. Seven. Ano pa po ba natin? Ano natin mag-aaralan? Through? Donation po. A true donation. Okay. True donation. So, yung true donation, dalawang klase yan. Donation by a private entity. Donation by a stockholder or a shareholder. Tapos, donation by government. Ano pa? How do we acquire property, plant, and equipment? Through government grant po. Yan, government. So, this is the one. Donation through government grant. Yes. Meron pa po ba? Meron pa po ba tayo naiisip? Contracts po. Through? Lease contracts. Through lease contract, yes. So, lease, obtaining a finance lease agreement. Okay. Meron pa po ba? Meron pa po ba kayo naiisip, class? Wala na po. Wala na?
Okay, so wala na. So eto, okay, so meron na tayong overview ng acquisition of property, plant, and equipment. So una, we can obtain property, plant, and equipment through cash purchase. Ikalawa, on account basis. Ikatlo, on installment basis. Ikaapat, exchange of assets. So dati merong similar and dissimilar assets. Ngayon, with commercial and without commercial substance. Ikalima, issuance of debt or equity securities. Ika-anim, self-constructed assets. Ika-pito, donation. So pinagsama ko na lahat ng uri ng donation. Donation coming from a private entity, donation by a shareholder or stockholder, and ikatlo, through government grant. And then, obtaining an asset through a finance lease agreement. So balik tayo doon sa ating isang sheet. So acquisition of property, plant, and equipment through cash purchase. So how do we acquire acquisition of PPE through cash purchase? How do we record? Dapat daw ang property, plant, and equipment mo should be record at its cash price equivalent plus incidental cost. So yung incidental cost na yon, it could be the directly attributable cost or other incidental cost. So one example, magbigay tayo ng example dito. On April 15 of the current year, ABC Company purchased 500,000 pesos cash for a delivery truck. At the same time, ABC Company also paid 10,000 pesos as a commission. Nakikita po ba? Nakikita pa po ba yung screen ko? Yes, po. Yes, po. Yes, po. Ulitin ko class, ha? On April 15 of the current year, ABC Company purchased 5,000 pesos. May binili siya na delivery truck na nagkakahalaga ng 500,000 pesos. Ngayon, para mabili niya 'yon, nagbayad siya ng commission doon sa nagbenta sa kanya. Ang value 10,000 pesos. Question, is the commission an incidental cost? Is the commission an incidental cost class? Hindi po. Question. Okay, following question. Doon sa unang question, 'di ba? Yung unang question, is that an incidental cost? Ang sagot natin, hindi po. Ikalawang question, kapag hindi tayo nagbayad ng commission, hindi ba ibibigay sa atin yung delivery truck? Kapag hindi natin binayad yung commission, hindi ba ibibigay sa atin? Hindi ba ibebenta sa atin yung delivery truck? Ibibigay din po. Bakit? Because we already purchased the truck and the commission that was stated on the problem is a part of sales on the part of the company who sells the truck. Well, tama yun. Tama yung ganun. May, kasi di ba sa mga dealership company, kapag bumili ka ng delivery truck o kaya ng sasakyan, yung nagbenta na sales agent, magkakaroon siya ng commission. So separate transaction ngayon. Ang nagbabayad ng commission na 'yon si dealership company kay sales agent kasi sabi ni dealership company this is your commission kasi nagbebenta ka ng kotse. Tumataas tuloy yung sales namin. So tama naman 'yon. Kaso ito naman, itong problem kasi na to, bumili siya ng delivery truck worth 500,000 pesos. Kaso ang nagbayad siya din ng commission, hindi yung dealership company. So meaning to say, kapag siya yung nagbayad ng commission, lumalabas yung binayaran niya ng commission, yun yung naghanap ng delivery truck na worth only 500,000 pesos. Kasi saan ka ba makakakita ng delivery truck na 500,000 pesos lang ang halaga? So, nasa 1 million ang pinakamababang halaga ng delivery truck or 1.5 million. So, ibig sabihin itong delivery truck na to, murang halaga lang to. Dahil may nag-effort maghanap ng murang halaga ng delivery truck, binigyan niya ng commission. Nakukuha po ba? Nakakasunod po ba? Naging mas malinaw ba yung problem? Yes, sir. All right. So, yes, po, sir. Kanina, yung kanina na binigay na
explanation, totoo po 'yon, 'di ba? Yung sa mga Toyota, sa Mitsubishi, kapag yung mga sales agent nakapagbenta, meron silang sales commission. Pero ang nagbabayad kasi doon, yung Toyota sa Mitsubishi, hindi yung buyer. Pero in this case, ang nagbayad, si buyer. So, lumalabas, kapag hindi siya nagbayad kay doon sa ng commission, makukuha ba niya yung 500,000 pesos na na delivery truck? Hindi po. Yes, answer is no. Kasi, siyempre sasabihin niya, ibibenta ko na lang to sa iba kasi ayaw mo kong bayaran ng commission. Diba? Pwede ko pa itong mabenta ng mas mahal sa iba, bibigyan din nila ako ng commission. So, ganun lang po yan. So, from that problem, the 10,000 pesos commission is incidental cost. So, dapat ipatong natin siya sa cost ng PPE. So, what will be our entry? What will be our entry class? Debit, delivery truck. Delivery. Magkano po? So, magkano 510,000 po. Okay, so all right. So wait lang po. Ayan. Delivery truck 510,000 pesos. Kita ko lang po ito. Okay. So that one 510,000 pesos. Okay. So delivery truck 510,000 pesos and then credit cash 510,000 pesos. Nakukuha po ba class? So, paano yung component? Paano yung component ng cost? Paano natin nakuha yung 500,000 pesos? We have the cost of purchase. Magkano yung cost of purchase natin? 500,000 pesos. And then we have incidental cost, yung commission, magkano? 10,000 pesos. So, magkano yung total? 510,000 pesos. So, that is the total cost of the delivery truck. So, yan po yung cost ng delivery truck. Highlight lang natin. Example number two. Yan, lagay natin ito. Example number two. Nakikita pa po ba? Yes po. Alright. So, example number two. DEF Corporation acquired a land, building, and equipment from a bankrupt company at a lump sum price of 1.8 million pesos. So, nabili daw ni DEF Corporation yung land, building, saka equipment. Ang halaga lang daw, 1.8 million pesos. So, 3-in-1, di ba? 3-in-1, parang meron kang swerte, nakaswerte si DEF Corporation. Meron na siyang lupa, may building na siya, may equipment na siya. 1.8 million pesos lang. So, at the time of acquisition, DEF also paid 120,000 pesos appraisal cost para mapa-appraise yung value nung asset. The appraisal disclosed the following values. So nung tinignan ni independent appraiser, yung mga value ng bawat isa ng land, building, saka equipment, anong sabi ni appraiser? O yung land mo, that's 1.2 million pesos. 1.2 million pesos ang halaga. Yung building mo, that's 800,000 pesos. Yung equipment mo, that's 400,000 pesos. So, yung total value ng tatlong yan, that's 2.4 million pesos. So, imagine ninyo, 1.8 million pesos lang yung pagkabili niya ni DEF Corporation sa tatlong asset na nagkakahalaga talaga ng 2.4 million pesos. So, magkano yung kinita niya doon? Meron siyang gain doon, di ba? So, from 1.8, magkano yung kinita niya doon? Imagine ninyo, 2.4 million pesos minus 1.8 million pesos. Magkano difference? Meron siyang savings na 600,000 pesos. So, savings niya na to. Imbis na inilabas niya yan na pera, nakatipid siya ng 600,000 pesos. Nakukuha po ba? Nagigets po ba, class? Yes po. Yes now, po. All right. Now, how do we record this
transaction. Bumili siya ng tatlong asset for 1.8 million pesos. Anong tawag dito sa 1.8 million pesos? Lump sum price. So lump sum price or basket price. So the lump sum price or basket price, yun yung parang pinakabuo na value ng tatlong asset. Kaso anong sabi ng accounting? Ng accounting standard natin, meron siyang procedure. You have to record it per individual property, plant, and equipment. Paano mo siya i-record? You record it based on its relative sales value or yung fair market value. And then ikatlo, dapat i-allocate mo yung cost based sa relative sales value or fair market value. Nakakasunod po ba sa akin, class? So kailangan daw i-record mo daw itong 1.8 million na to sa tatlong ito. Anong sabi ng procedure? Dapat i-record mo siya sa relative sales value. Ito yung relative sales value niya. Diba? Ano yung mga relative sales value ng land, building, equipment? 1.2 million pesos relative sales value. 800,000 pesos relative sales value. Equipment, 400,000 pesos relative sales value. Yung relative sales value, that is also called fair market value. So, hatiin natin. Okay lang po ba na paghatian? Nakakasunod pa po ba, class? Yes, sir. All right. So, ulitin natin, meron tayong land, meron tayong building, meron tayong equipment. Magkano yung appraised value nila or relative sales value or fair market value? 1.2 million, 800,000, 400,000. Magkano yung total? 2.4 million pesos. Nakukuha po ba? Yes. Alright. Ngayon, itong 2.4 million pesos na to, magkano yung bili natin? 1,800,000. Eh kaso meron pala tayong binayaran na 120,000 pesos. Ano itong 120,000 pesos na to? That is a directly attributable cost or incidental cost. So kapag directly attributable cost yan or incidental cost, dapat isama mo yan as part ng cost ng property, plant, and equipment. Nakukuha po ba? So magkano yung total cost ng pagbili nyo dyan sa tatlong asset na yan? 1,920,000 pesos. Nakukuha po ba? Yes. Nakakasunod po ba? Yes. Alright. So 1,920,000 pesos yun. So lagay natin dito. That's 1,920,000 pesos. Ngayon, itong 1,920,000 pesos na yan, i-allocate mo siya based sa relative sales value. So paano natin i-allocate? 1.9 million pesos multiplied by 1.2 million pesos divided by 2.4 million pesos. Magkano yung nakuha ninyo? Magkano nakuha ninyo, class? Sige po, try nyo po. 960,000. 960,000 pesos. That's correct. 960,000 pesos. Building, magkano yung allocated cost for the building? $643,600. Paano nakuha yung 640,000 pesos? 1,920,000 pesos multiplied by 800,000 pesos divided by 2.4 million pesos. That's 640,000 pesos. Equipment naman, magkano yung equipment ninyo? 320,000 pesos. Nakukuha po ba? So magkano yung total value nun? 1,920,000 pesos. Nakukuha po ba? Nagigets po ba, class? Yes po. Yes po.
Alright, so sinunod ba natin yung procedure? Una, i-record mo siya per individual PPE. So, record mo siya per individual. Yes. And then, paano sumunod the procedure? Record it based on its relative sales value or fair market value. Ito yung relative sales value. And then, ikatlo, i-allocate mo yung cost based on its relative sales value or fair market value. So, ito yung cost, in-allocate mo siya dyan. Ito yung nakuha nating allocation. So, your journal entry, what will be your journal entry? Debit. Debit land. Magkano? Magkano po ang land natin? Magkano ang ating land class? 960,000 pesos. Debit building, magkano po? 640,000. Debit equipment, magkano? 320,000. And then credit, cash, magkano po? 1,920,000 pesos. Nakukuha po ba kapag meron tayong basket price or lump sum price? Nakukuha po ba, class? Yes po. Yes po. All right. So next, paano tayo makaka-acquire ng property, plant, and equipment on account basis? Pa po ba, class? Nakukuha po ba, class? Napapakinggan pa po ba ako? Yes po. Yes. Alright. Yes. Pag sinabing on account basis, naka-credit term siya. Dalawang klase kung paano i-record natin yung pag-purchase ng property, plant, and equipment on account basis. Meron tayong gross method. We can apply gross method or net method. So, ano yung difference ng gross method saka net method? Ang gross method, nire-record mo siya at its gross price or invoice price. While yung net method, nire-record mo siya at its price net of cash discount. So, net of cash discount na agad siya. Pero ano ba yung sinasabi ng accounting standard sa pag-record ng property, plant, and equipment? Kapag nirecord daw natin yung property, plant, and equipment, any cash discount or trade discount, dapat i-deduct mo siya sa cost ng PPE. So, whether na-avail mo yon or hindi, dapat i-deduct mo. Nakukuha po ba? Nakakasunod po ba, class? So, tignan natin yung difference ng gross method saka net method. So, on acquisition date, sabihin natin, bumili ng PPE si entity 1, si company. So, what will be your entry under gross method? Debit PPE. And then you credit accounts payable, gross. Magkano yung value? XXX, XXX. Kapag naka-net method tayo, what will be your entry? Debit, property, plant, and equipment. Credit, accounts payable, pero naka-net of cash discount na agad. So, kahit hindi mo pa na-avail yung cash discount, dapat i-record mo na siya as net of cash discount. So, your property, plant, and equipment should also be net of cash discount din. Net of cash discount na rin to. So, amount, XXX, XXX. Kapag nagbayad si company within the discount period, what will be the entry under gross method? Debit, AP at gross amount, and then credit, property, plant, and equipment. Bakit tayo magkikredit ng property, plant, and equipment? Magkikredit muna tayo ng cash. Kapag nagkredit tayo ng cash, that is net of cash discount, di ba? Kasi na-avail natin yung cash discount. So, mas maliit yung babayaran natin. Kasi yung gross natin, yung AP natin, accounts payable natin, naka-gross amount. So, meaning to say, hindi balance yung debit saka credit mo. So, kung hindi balance yung debit at credit mo, mas maliit kasi si cash na binayaran kaysa sa accounts payable na sinet up kasi naka-gross amount.
So any difference, that is a cash discount. So yung difference na yon, anong rule kapag nire-record si property, plant, and equipment? Any cash discount or trade discount should be deducted to the property, plant, and equipment. Kaya magkikredit tayo ng property, plant, and equipment. Nakukuha po ba, class? Yes po. Yes po. Okay. Kapag net, yes, method, po. Kapag net method, what will be your entry? You debit accounts payable net of cash discount. So naka-net of cash discount ka na. Sorry. Ayan, net of cash discount. And then you credit cash. Kasi naka-net na rin ito. So amount XXX, amount XXX. Kapag nagbayad ka beyond the discount period, kapag nagbayad ka beyond the discount period, what will be your entry? Debit accounts payable gross amount. Siyempre naka-gross 'yon, XXX value. And then you credit cash. Kapag nagbayad ka beyond the discount period, buo 'yung babayaran mo na cash. Nakukuha po ba? Kaso, anong sabi ng accounting standard? Kahit ma avail mo 'yung cash discount or hindi, dapat i-deduct mo siya sa property, plant, and equipment. So magre-record ka ng credit to PPE, XXX. So any cash discount not granted or not availed, you will debit it to purchase discounts lost. So you debit purchase discounts lost. So entry mo, amount, XXX. So purchase discount lost yung ating entry. Under net method, what will be your entry? Debit accounts payable net of cash discount. And then you credit cash net of cash discount. Kaso syempre, dahil naka-net yung debit accounts payable net of cash discount. And then you credit cash, which is gross pala, gross. So syempre, dahil hindi sila balance, naka-gross yung cash mo, kasi hindi mo naman na-avail yung cash discount, tapos naka-net yung accounts payable mo, kasi in-assume mo, ma-avail mo yung cash discount, there is a difference. So you have to debit purchase discounts lost. Amount, XXX. Nakukuha po ba, class? Nagigets po ba? Yes po. Right. So this is on account basis. Ngayon naman, on installment basis naman tayo. Pag sinabing installment basis, ito yung naka-installment siya, naka-installment plan. Bibili ka ng isang asset, pero babayaran mo siya paunti-unti, pautal-utal, naka-installment. So dalawang klase kung paano mo i-account yung isang naka-installment basis. Kapag merong cash price equivalent, i-record mo yon as on its cash price. So, i-record mo siya on its cash price equivalent. So, highlight ko siya. So, if there's an available cash price, then record the PPE at its cash price equivalent. So, one example. Lagyan ko example dito, no? GHI Incorporated. So, si GHI Incorporated, meron siyang bibilhin na equipment. Meron siyang bibilhin na equipment that value 120,000 pesos. So, 120,000 pesos yung value ng equipment. Kaso, kapag i-installment niya yun, 150,000 pesos yung total na babayaran niya. So, may difference, di ba? Kung bibili mo siya ng straight, 120,000 pesos lang yung babayaran mo. Pero kung i-installment mo siya, 150,000 pesos. Anong rule doon? Any difference. So any difference between the cash price paid and the total payments is recognized as interest expense. Ito yung cash price niya and then the total payments will be recorded as interest expense. So, syempre, sabihin natin, for 12 months, ang bayad niya is 12,500. So,
12,500 times 12 months, 150,000 pesos. Eh kung bibilhin mo lang siya ng 120,000 pesos, straight mo siyang babayaran, bali lumalabas 10,000 pesos lang per month ang iyong nagastos. So may difference na 2,500. For the whole year, 30,000 pesos. So that will be recorded as interest expense. Nakukuha po ba, class? Yes po, sir. Alright. So, entry. Yes po, sir. Gawa tayo ng entry, class, ha? Gawa tayong entry. What will be your journal entry on the acquisition date? Debit, equipment. Magkano yung value? 120,000 pesos. And then your credit, accounts payable, value, 120,000 pesos. Month 1, naka-installment siya, di ba? Month 1, naka-installment siya. What will be your entry? Debit, accounts payable. And then your credit, cash. Magkano yung babayaran mo na cash? 12,500. Kasi yung installment basis mo. Kaso magkano lang yung accounts payable? 10,000 pesos. So the difference will be recorded as interest expense. 2,500. Sa month 2, ganun din. Sa month 2 natin, meron din tayong similar entry. Month 3, ganun din. Month 4, month 5, month 6, month 7, month 8, month 9, month 10, 11, and 12. Ganun ang entry natin. Pare-pareho. Debit accounts payable, 10,000 pesos. Debit interest expense, 2,500. And then you credit cash, 2,500. Using the T account, check natin kung masi-zero out yung accounts payable. Magkano yung T, yung accounts payable at the acquisition date, 120,000 pesos. Pero on installment basis, nagbabayad ka ng 10,000 pesos. So month 1, you have month 2, month 3, month 4, month 5, month 6, month 7, hanggang month 12, nagbayad ka ng 10,000 pesos. So total of it, it's 120,000 pesos. Magkano initial setup ng iyong accounts payable? 120,000 pesos. So lumalabas na zero out na yung iyong accounts payable. Pero dahil ang binabayaran mo is 12,500 monthly, ang total mo talagang binayaran is 150. Versus the value of the equipment, kapag binayaran mo siya ng ano, diretso, one-time payment lang, 120. So any difference will be recorded as interest expense. So yung total interest expense mo na 2,500 times 12 months, that's 30,000 pesos. So that's the interest expense for the whole 12 months. Nakukuha po ba, class? Nakakasunod po ba? Yes po. Yes po. So ito, kapag merong cash price equivalent. Ngayon, kapag walang cash price equivalent, what if walang cash price equivalent? How do you record property, plant, and equipment na walang cash price equivalent? Layan natin to para mas kita. Ayan. So what if there is no cash price equivalent? So paano? We record the PPE to the present value using an imputed interest rate. So example, on January 1, 2021, Rainbow Corporation purchased a machinery for 300,000 pesos in exchange for a note. The prevailing note of interest for this type of loan is, for this type of note is 10%. The new machine was damaged during its installation and the repair cost amounted to 30,000 pesos. The note will be paid on December 31, 2024. So matagal pa siya babayaran. 4 years bago bayaran. So mula January 2021 hanggang December 31, 2024, pwede mo siyang bayaran. So one-time payment. So what will be your journal entry kapag nag-acquire kayo ng property, plant, and equipment? Dito sa problem natin, debit class, machinery. And then, debit, notes payable. Bakit kaya notes payable? Kasi, yung problem, sinabi, meron siyang note yung kanyang
ibinayad. Tama po ba? So note yes, ang binayad. So 300,000 pesos in exchange for the note. May binigay po ba na cash price equivalent for the value of the machinery? May binigay po ba? Wala po. Wala. Wala po. So, pag walang binigay, you record it at the present value using the imputed interest rate. So, compute tayo, no? So, magkano yung value ng note? Magkano yung value ng note, class? Magkano po? 300,000 pesos. So, yung value ng note na nandun sa problem, that's 300,000 pesos. Ayan, nakasulat po. Purchase the machinery for 300,000 pesos in exchange for a note. So that is the value of the note, 300,000 pesos. So we have to multiply it by the present value of 1 at 10%. So paano natin mako-compute yung present value of 1 at 10%? Paano natin mako-compute yung present value of 1 at 10%? That's 1.10. Tama po ba? That's 1.10 raised to negative 4. Nakakasunod po ba, class? Yes. That's 1.10 raised to negative 4. Bakit 1.10 raised to negative 4? Kasi 4 years siya. Tama po ba? So magkano yung nakuha ninyo? Anong present value? Anong present value yung nakuha ninyo, class? Paki-compute. Paki-compute. 0.6830, please. 0.6830, 1346. So, ito yung exacto, di ba? So, ngayon, bibigyan ko kayo ng idea bakit naging, bakit kailangan natin compute-an ng ganyang present value. Gawa tayo ng timeline. Di ba gumagawa tayo ng timeline kanina? Ang sabi daw ng problem, binili daw yung equipment noong January 2021 in exchange for a note. Kailan daw babayaran? December 31, 2024. Magkano yung babayaran niya na note sa December 31, 2024? 300,000 pesos. Yung 300,000 pesos na yan, yan yung value niya kapag 2024 na. So magkano daw yung value ng 300,000 pesos kapag January 2021? So paano natin makukuha? You compute for the present value. So let's compute for the present value. So paano natin makukuha? You multiply it using the present value factor. So, ito yung present value factor. Kaya ginawa mo minus 4. Kasi ito yung 4, di ba? Ito yung number 4. Dito yung 4 mo. Lagay natin dito yan. Okay. So, this is your year 4. This is your year 3. This is your year 2. And then this is your year 1. Kasi yung year 4 mo, that is the future date. So, magka-count ka pa backwards. Kaya ka nag-negative 4 dito. 1.10 raised to negative 4. You get 0.6830.1346. Nakukuha po ba, class? Nagigets po ba? Opo. Yes po. Alright. So, yes, po. I-reduce na lang natin to sa to 4 digits. 0.6830, tama po ba? Yes po. Okay. 0.6830. So, lagay natin, that's 0.6830. Magkano yung present value ng 300,000 pesos? 204,900 pesos. 204,900. Then that is the present value of note. So, yan yung ilalagay mo sa cost ng machinery. Nagigets po ba? So, what will be your entry? What will be your entry? Debit, machinery, magkano?
204,900. And then you credit notes payable, 300,000 pesos. And then meron tayong difference, di ba? You debit discount on notes payable. So meron tayong discount on notes payable. Magkano yung difference? 95,100. Kaso balikan natin yung problem. Ang sabi ng problem, na damage daw yung machinery habang ini-install. So ngayon, ni-repair yung machinery. Naka-incur ng 30,000 pesos. Is the 30,000 pesos an incidental cost or hindi? Incidental cost po ba to? Yung 30,000 pesos? Yes po. Yes. Kasi kapag hindi mo siya na-incur, magagamit mo ba yung machinery na yon? Hindi kapag, po. Hindi, di ba? So kapag hindi mo ni-repair at hindi ka naka-incur ng repairs cost, hindi mo magagamit yung machinery. So lumalabas, this is an incidental cost or directly attributable cost, dapat isama mo siya as part ng cost ng asset. So you add installation and repairs cost. Magkano yung installation and repairs cost mo? 30,000 pesos. So magkano yung total value ng iyong machinery? 234,900. So that is your total cost of machinery. Kaso kulang pa yung entry mo. Kasi yung in-entryhan mo pa lang yung sa notes, payable. So you have to debit machinery and then credit cash. Magkano? 30,000 pesos. Nakukuha po ba, class? Nagigets po ba? So magkano na yung total mo? Yes po. Magkano na yung total ng cost ng machinery mo? That's 234,000 pesos. So pag inad mo yung dalawa, 204,900 plus 30,000, that's 234,900. Ito rin po. 234,900. So, any more question, class? Any more question? So, tahimik, ibig sabihin, wala. Meron pa po bang question? Sir, yung sa ano po, sa year 2 and year 3, may problem po kaya na pinapakompute siya ng ganyan? Year 2 and year 3. Kapag year 2 and year 3, gagawa tayo dito ng, sige, gawa tayo ng problem. Anong amortization table? Pwede ba tayong gumawa ng amortization table? Okay lang po ba? Sige. Yes, po, sir. Sige, gawa tayo ng amortization table. Kasi itong year 2 and year 3 na to, since, kasi ang hinanap lang muna natin is ito, yung total cost ng machinery. Pero dahil magbabayad tayo ng notes payable, minsan hinahanap magkano na lang yung outstanding balance ng notes payable sa year 4, sa year 2, saka sa year 3, di ba? Nakukuha po ba? Nagigets po ba? Opo. Yes po. Yes po. Alright. Okay, okay. So, gawa natin siya, no? Okay, okay, okay. Gawa natin. Okay, so ito na yan. Gawa tayo ng amortization table. Ito natin itapat. Okay, that's one. Sa problem po ba? So, i-analyze muna natin. Sa problem po ba na ito, isang beses lang ba siya magbabayad sa accounts payable? Nagbabayad po ba siya ng accounts payable niya yearly? Tignan natin yung problem. Kasi dapat i-analyze muna natin. Ano po, class? Basahin natin. On January 1, 2021, Rainbow Corporation purchased a machinery for 300,000 pesos in exchange for a note. The prevailing note of interest for this type is 10%. The new machine was damaged during its installation and the repair cost amounted to 30,000 pesos. The note will be paid on December 31, 2000.
24. So, babayaran daw yung note sa December 31, 2024. So, ibig sabihin, walang babayaran na note payable or cash payment every year. Tama po ba? Nakakasunod po ba? Yes. Alright. So, gagawa tayo ng amortization table. So, we have here the date. We have here the interest expense. And then we have here the present value. So yan, gagawa natin siya ha. Okay. Ayusin ko lang. Wrap text. Alright. And then, okay. That one. So meron tayong date. January 1, 2021. And then December 31, 2021. December 31, 2022. December 31, 2023, and then December 31, 2024. So yan po yan, di ba? Nakakasunod pa po ba, class? Ngayon, magkano yung present value ng note? Magkano yung present value ng note? 204,900. Yan din yung sinama natin as part ng cost ng equipment, di ba? Ito okay. Po, oh, nakukuha po ba? Yan po yun. Okay. Kaso meron tayong directly at debit cost, 30,000. Eh kaso hindi naman to kasama for the computation of the note, so hindi natin isasama. Yung 30,000 pesos. So magkano yung i-record natin na interest expense for year 1? Magkano yung i-record mo interest expense for year 1? Anong sabi ba doon? Anong sabi ng problem? The prevailing interest for this note is 10%. Tama po ba? Okay. All right. So magkano interest? Yes. Multiply natin siya by 10% times 10%. So times 10% magkano? To 20,490. Nakukuha po ba, class? Yes po. All right. So wag malito ha, wag malito. Tingnan natin yung entry. Ano yung entry mo? Debit machinery, debit discount on notes payable, and then credit notes payable. Kapag may discount on notes payable ka, pag may discount on notes payable ka, will that decrease the value of your notes payable or will that increase the value of your notes payable? In present value, will that decrease the present value of your notes payable or will that decrease the present value of your notes payable? You, ano po? Anong, lumalabas yan sa board exam? Pag sinabi, magde-decrease po. Magde-decrease ba yung note, yung value ng notes payable or mag-decrease po? Answer, mag-i-increase. Laging tandaan, kapag discount, it results to an increase in the present value of the notes payable. So it increases the present value of notes payable. Bakit ini-increase niya yung value ng notes payable? Magkano ba yung value nung yung present value niya nung January 1, 2021? Diba 204,900. Kapag umabot ka sa year 4, pag umabot ka sa year 4, magkano na yung value ng note mo? 300,000 pesos. Noon, 204,900 lang. Tapos, habang tumatagal, tumataas yung value niya. Naging 300,000 pesos. So, dahil dito sa interest expense na to, it increases the value of your notes payable. Yung present value niya. Magkano na yung present value ng notes mo? Magkano na yung present value ng notes payable mo, class? 225,900. Nakukuha po ba? Ah, sorry, 225,390. So, what will be your entry? Balikan natin dito. Ito yung entry mo noong January 1. Diba? So, this is your entry on January 1, 2021. Yan yung entry mo. Ngayon, anong entry mo sa December 31? So, December 31, 2021. Anong entry mo?
What will be your entry sa December 31, 2021? Debit, interest, expense. So yung debit, interest, expense, nakukuha po ba? Nakasunod po ba, class? Opo. Yes. And then yung credit, discount on notes payable. So yung credit, discount on notes payable. So anong magkano yung interest expense mo? 20,490. And then you credit discount on notes payable. So that will be your entry on December 31, 2021. Ngayon, magkano yung present value ng note mo? Magkano yung present value ng note mo? Dito sa computation natin, 25,300 at 225,390. Ngayon, let's try to compute using the accounting presentation. So, magkano yung total value of note? Total value of note. Ano total value ng note nyo, class? That's 300,000 pesos. Tama po ba? Opo. Yes. 300,000 pesos. So, that's 300,000 pesos. Less discount on notes payable. Magkano na lang yung discount on notes payable nyo? Magkano ba kanina nung in-entry niya ng January 1? 95,100. Kaso, nung nag-record ka ng interest, nabawasan ang iyong discount on notes payable ng magkano? 20,490. So, ang iyong discount on notes payable, 74,610 na lang. So, kung 74,610 na lang siya, magkano na ang iyong present value? So, present value of note payable, 225,390. So, that is the same with the amount that you computed here, 225,390. So, ito yung makikita mo sa liability section mo ng notes payable, 225,390. Now, next year, December 31, 2022, magkano ang interest expense mo? That's 10% of 22,539. So, magkano na ang present value mo? That's 247,929. That's correct, di ba? So, tama kayo. So, sa year 1 nyo, di ba, beginning ng year 1 nyo, 224,900, ito yun. Pero at the end of your year 1, ang value niya, 225,390. So, nandito yun na yan, sa dulo ng year 1 mo, 225,390. Sa dulo ng year 2 mo, ang value niya, 247,929. Nandito na yan, year 2. How about sa year 3? Magkano ang interest expense mo? 24,792.9 po. That's correct. 24,792.9. So magkano na present value ng iyong note? 272,721 pesos and 90 centavos. So, gawa tayo ng entry pala ha sa interest expense. So, meron na tayong December 31, 2022. So, magkano ano po ang entry ninyo? Debit, interest expense, saka credit, discount on notes payable, 22,539, and then credit 22,520. And then nung December 31, 2023, ganun din ang inyong entry, debit interest expense, and then credit discount on notes payable, magkano ang amount? Magkano yung na-compute natin ng year 3? 24,792 pesos and 90 centavos. Nakukuha po ba? Nagigets po ba, class? Yes po. Yes po. So sa year 4, meron pa tayong entry. December 31, 2024.
meron tayong interest expense, saka credit sa discount on notes payable. So, compute natin magkano ang iyong interest expense. Magkano ang interest expense mo? 27,278.10 po. So let's try to compute, diba? Times 0.10. Tama po ba? Kaso hindi ito yon. Bakit hindi ito yon? Kasi i-squeeze na natin siya. Kasi magkano na yung value ng note sa fourth year mo? 300,000 pesos. So you have to squeeze the difference between the last present value versus the final value ng note mo. So that's 27,278.10 Okay, entry for year 4, debit interest expense, 27,278.10. And then your credit discount on notes payable, 27,278.10. Nakukuha po ba? Nakikita po ba? Thank you po. Apo. Tapos ngayon, sabi daw, kailangan mo siyang bayaran. Kailangan mo siyang bayaran sa year 4. So what will be your entry for year 4 pa? Debit, notes, payable, magkano po? 300,000 pesos. And then your credit. Cash po. Cash. 300,000 pesos. Cash. Alright. So, nakukuha po ba, class? Opo, sir. Yes po. So, this coming Friday, class, magtuturo pa rin ako, ha, for property, plant, and equipment para matapos na natin. So, see you again this coming Friday. And then, Sunday po ang ating exam. Okay po. So, thank you so much, class, for joining this class discussion. I hope that you can still join next meeting class dismiss. Thank you. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Thank you po, sir. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you po, sir. Thank you po.